Hello mga Catalino! Kumusta? Nandito na naman ako para magbigay ng maiinit na istorya. Ang pagkwekwentuhan nga pala natin ngayon ay patungkol sa kaguluhan about dito sa community pantry na to. Pero bago natin talakayin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, inanyayahan kitang pindutin mo ang subscribe button dyan at pakikalimbang na rin ang kampanang makikita mo dyan sa baba. Para kahit nasa Pluto ka, updated ka pag may mga bago akong videong kagaya nito. So, dumako na nga tayo sa ating kwento. Kamakailan lang ay sobrang sikat nitong mga community pantry na to at sobrang dinadagsa ng mga tao. Bakit hindi ba naman dadagsayin ang mga community pantry na to? Makikita mo lang naman dito ang iba't ibang klase mga pangangailangan ng tao tulad ng bigas, itlog, delata, damit at marami pang iba, mapa-essential man o hindi. At dito nga sa naturang mga community pantry, maaari kang kumuha dito ng libre. Tama ka mga Catalino, libre. So ngayon nga alamin natin paano nga ba nagumpisa ang mga community pantry na to o tinatawag na free store. Pinasimulan lang naman ito ng isang religious group na Members of Church of God International o mas kilala bilang MCGI. Sa kanilang mga miyembro noong una pa. Ngunit noong ang March 14, 2021, sinibulan na itong buksan sa pampubliko para kahit hindi man nila miyembro o kapanalig ay maaaring mag-avail sa kanilang mga free store globally. Tama ka, globally, hindi lang sa Pilipinas ang kanilang free store, maging sa iba't ibang bansa rin. At meron lang naman silang hadhikain na kumuha ayon sa pangangailangan. At dahil nga sa napakaganda nitong advokasya, marami ring mga ibang grupo at mamamayan nating nagsitayo ng kani-kanilang mga community pantry para makatulong din. Isa na nga dyan ang Maginhawa Community Pantry at itong kamakailan lang na community pantry na to na sobrang nag-viral talaga. Dahil lang naman sa mga grupo ng babae na sobrang dinagsa ang naturang community pantry at halos na ubos na nila ang nilalaman nito, bagamat humingi naman sila ng dispensa, marami pa rin mga netizen ang nagalit, isa na nga dyan ang isang komento na to. Na ang sabi ay, kaya minsan nakakadalang tumulong kasi hindi talaga mawawala yung mga mapansamantala sa kapwa. Ayon naman sa isang netizen na to, this is a sad thing. Without empathy, without heart, without love. For others, the world is selfish, greedy place. Sinabayan pa niya ng isang talata sa Biblia, truly I tell you, whatever you did for one, of the least of these brothers of mine, you did for me. Matthew 25:40. At kamakailan nga lang ay naisipan uli ng ating kababayan at isang artista na si Angel Locsin na magsagawa ng isang community pantry para sa kanyang kaarawan. At dahil nga sa post ni Angel na to ay dinagsalang naman ito ng libu-libong mga tao na di halintana na may kinakaharap na pandemya ang ating bansa. At dahil nga sa sobrang dami ng mga tao, may isang matanda na nasawi dahil nanikip ang kanyang dibdib. Dahil nga sa pangyayaring ito, pinatigil na lang ni Angel Locsin ang kanyang community pantry. Sari-sari naman ang komento patungkol sa nangyaring ito ng mga netizen. May mga positibo, mayroon din mga negatibo. Ikaw, Catalino, ano ang palagay mo sa nangyaring ito? Ikomento mo naman yan sa baba ang iyong sagot. At dyan ko na nga tinatapos ang ating kwentuhan patungkol sa community pantry ng bayan. Kung meron ka nga palang nais suwestiyon o nais ipapaksa, ikomento mo lang dyan sa baba at aking pupusuan. At ito ang iyong kaibigan na nagsasabing, kay Catalino, palagi kang matalino.